Dias. So what's up guys, welcome back to my YouTube channel. So ngayon guys, share lang natin to mixer natin na umiilaw itong pick niya. So samahan niyo ko guys sa vlog natin today, at saka kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, is huwag kalimutan mag-subscribe. Hit din yung bell button guys sa gilid para ma-update tayo sa mga bago nating tutorial videos. So yan guys, no, ito yung mixer natin dito. Ito yung ginagamit natin guys kapag nag-demo tayo about sa mga connection. So ginagamit din natin to guys dito sa bahay kapag nagpatugtog tayo. Tsaka ginagamit din natin to sa mga events. So malaking tulong to guys itong mixer natin kapag marami tayong inputs na pwede natin gamitin. So bagong lahat guys, share muna natin to yung brand. So Yamaha F7 USB. So meron po siyang built-in na USB at saka pwede rin natin itong i-Bluetooth. So nabili ko to guys sa online. So nagkalaga lang ito na 1,800 plus. So ito lang yung na-afford natin na mabibili natin. Kung mixer lang naman yung pag-uusapan natin guys, no. SIM lang naman sila ng gamit. Pwede tayong gagamit ng maraming inputs. So ang pinagkaiba lang guys sa mamahalin is marami siyang inputs, branded yung mga pyesa nila, o tsaka yung effects nila guys, no, marami silang selector. So kumpara dito sa mura lang guys, simple lang siya, is hindi naman to pang concert na mixer, kung pambahay lang okay lang naman to. Tsaka depende lang yan sa paggamit natin. So pinagkaiba lang sa mura guys, ang effects niya is 4 echo lang. Makikita natin dito effects. Yung effects niya dito guys, 4 echo lamang siya. Kumpara dun sa mamahalin is marami yung effects niya. Is marami siyang pwedeng ibahin yung tono or tunog ng ating ilulod na kanta or sa mic inputs. Kumpara dito sa atin na simple lang, pero ayos naman to guys kapag pambahay lang, pang sound trip lang natin dyan. Pero sa akin guys, no, depende lang naman yan sa paggamit natin guys, no. Itong mga senior natin na video guys, para lang naman ito sa mga kapwa natin na mahilig sa sounds na hindi pa alam yung mga connection, may share natin yung ating kalaman. Meron kasing nag-comment guys sa mga dati nating vlog is nagpipick daw yung ating light dito. Yan. Kung pick yung pag-usapan natin is, so ilaw to siya kapag yung pinapasok natin na audio is malakas siya. So parang signal po to guys sa input natin na galing sa ating gadget dito. Pero hindi naman to nakakasama guys kapag umiilaw to, sabihin ka agad na masisira yung mixer natin. So kapag masisira naman yung pag-usapan natin guys, hindi naman masisira yung mixer natin kapag iilaw tong pick. Natural lang naman yan, iilaw yung pick kapag na-distorted na yung input natin. Pero dito sa akin guys, nagtataka talaga ako dito sa mixer natin. Kasi kahit naka-off yung volume natin guys, no, is iilaw tong pick. Yan. Dahil kadalasan guys, iilaw lang naman tong pick kapag nag-over volume tayo dito sa input natin. Or napalakas natin yung volume natin dito, tapos malakas na yung signal na pasok, kaya umiilaw itong pick. Pero sa akin, kahit naka-off pa yung volume dito at saka sa main, is nakailaw pa rin yung pick natin guys. So yan, yan talaga yung problem ko dito sa mixer natin guys, kasi umiilaw itong pick, itong isa-isa dito kung saan na tayo nag-i-insert kahit na naka-off pa yung volume natin. So kahit testingan pa natin guys, ito DVD, galing to sa DVD natin. So insert natin dyan. So meron namang setup na ganito, pwede natin hiwalay ninyo left and right. So play natin yung DVD natin guys. So on natin guys. So itong RCA is galing to sa DVD player natin doon. So testing natin. Yan. So kita naman natin dito sa main volume is naka-off. Yan. Tsaka itong volume natin guys, sa channel 1, naka-insert yan dito sa DVD natin at saka sa channel 2. Yan. So makikita natin, yan. So naka-ilaw palagi yung pick natin dito.
kahit na naka-off yung volume natin. Yan yung problem natin dito guys sa mixer natin, na kahit naka-off yung volume is umiilaw tong peak. Pa-comment naman dyan sa baba kung ganito yung mixer nyo na umiilaw itong peak kahit naka-off pa yung volume natin guys. Yung peak natin guys no, iilaw siya kapag merong nakaload na kanta. So try natin dito sa USB. Yan. So kadalasan ko na demo guys, naka-USB tayo. So iilaw talaga siya kahit naka-off yung volume natin. Yan. So yan yung problem natin. Yung mixer natin is umiilaw yung peak. Yan. So sa channel 3, iilaw din. Channel 4. Yan, iilaw din siya. Yan. Kahit sana kung maka-insert guys na input is iilaw talaga siya. Yan, dito sa 6 and 7. Yan. So iilaw siya kahit naka-off yung volume. So sa may mixer dyan, pa-comment down below kung ganito ba din yung mixer nyo na iilaw yung peak kapag naka-off yung volume. Dahil sa pagkakaalam ko guys, iilaw lang itong peak kahit kapag na-volume natin dito sa per channel niya. Yan. Tsaka yung tips ko dito guys no, para na makita natin nag-peak. So kung normal yung mixer natin dyan is iilaw lang siya kapag na-over volume natin. Yan. Like sa microphone kapag malaki yung boses ng tao is magpipik talaga yan. So adjust tayo yan ng konti. At saka ang basihan lang naman to guys sa pag gagamit ng mixer is tulad nito, nakapoint tayo dito guys. So dito tayo magbabase sa output. Bali ito yung output ng mixer, LR. So yan, makikita natin. So stereo to siya. Yan. Makikita natin. So kailangan papalo lang dito sa 0 dB para maganda yung quality ng input natin. Yan, umabot na plus 6. So dapat is dito lang talaga yan papalo sa 0 dB. Yan. Yan, para po itong limiter guys na kapag lagpas na 0 dB is parang basag na yung tunog niya. Yan. So mas maganda sa 0 dB talaga guys yung palo ng signal light natin. Yan. Kapag lumagpas guys dito sa plus 6, pinaan ng volume. Yan. So, sa nagtataka dyan, umiilaw talaga yung peak natin, guys. Yan. Kahit naka-off yung volume natin, guys, umiilaw yung peak natin. So, baka may problema yung mixer natin, guys, or ganito talaga. Kaya sa may mixer dyan, umiilaw yung peak niya kahit naka-off dyan. Please comment down below lang, guys, para matingnan natin itong mixer natin kung mayroong problem ba ito or wala. So yan lang po guys no, see you in the next video. Thank you so much.